Hello everyone! Welcome to Ino, and for this video, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung pinagkakaabalahan ko dito sa ating Sampayan Garden. This time kasi nagdadagdag tayo ng mga ating mga balak gawin in the future, which is isa nga sa mga goal ko is to farm, slowly transitioning into that. Ngayon po kasi meron tayong nagtatrending na tinatawag nating crayfish or yung crayfish farming, kung saan maraming tao nagiging interesado dito kasi nga daw ito ay madali lang alagaan and consumable din or pwedeng kainin, pwedeng iulam. At higit sa lahat, profitable daw po ito. So, marami na yung ganyo and isa na rin ako dun. Kaya, sinubukan ko rin mag-alaga ng crayfish. And ito yung setup ko sa kanila. Ayan. So, ito po yung ating setup ng ating crayfish. O yung Australian Red Claw. Dalawa yan. Nandun yung isa. Pero actually, tatlong setup talaga to, no? Isang 35 gallon dito, tas ito, dalawa yan, nandun pa yan sa loob. E kaso, nangyari, nagkakainan sila, pero ng tatlong namatay, isa dito, tapos tig-isa din dun sa dalawang box. E dapat kasi nangyari, by partner-partner sila nung binili. So, ang ginawa ko, in-eliminate ko na isang box, inayos ko na lang dito. Tsaka, ito, mga naka-aerator lang to dati, pero ngayon nag-setup na ako na filter talaga yung top filter para hindi palit ng tubig. Kasi mahirap mag-akit ng tubig dito sa second floor. Ang naging problema ko nga lang, nun sinek ko yung mga gender nila. And dapat kasi mas marami yung female kesa dun sa mga male. Kaso dito sa setup ko, parang apat lang yung female and then yung sampu, lahat yun male. Parang hindi magandang ratio yun kasi dapat mas marami talaga yung female. So sana mag-reply si seller para matulungan ako kasi hindi yun yung usapan. Nagdagdag na si seller ng mga crayfish sa akin kasi maliliit talaga yung nabigay sa akin, hindi siya breeder size. Doon naman siya bumabawi. Ang mali ko nga lang hindi ko na-check kung male or female. So nung chinek ko sila, parang mas marami pa talaga yung mga male. Siguro yung mga namatay female, pero kung isa-sum natin, dapat mas marami pa rin yung female kesa dun sa male. So yan, siguro gagawa ko ng videos dito sa ating crayfish para kumusta yung pagbe-breed natin dito sa ating mga crayfish. Kumubuhay ba sila or kumuubo sila lahat. Next up, yung crayfish natin, andito. Duma tayo sa loob, nag-aalaga kasi ako dun ng mga Dubia roaches. Ating Dubia roaches, nakalagay siya dito sa box na ito. Yung Dubia roaches po, isa po siyang feeders sa mga exotic pets or sa mga alaga na kailangan ng protein from insects. Yung mga babies nila. Pero dito sa bin na to, andito yung mga adult male and female. Ayan sila. Ayan yung female, ito naman yung male, yung parang ipis talaga itsura. So Dubia roaches, exotic siya dito sa Philippines. Madali lang din to alagaan. Nakapagbenta na ako nito sa mga nag-aalaga ng bearded dragon. So, andito sa bin na to yung mga adult male and female na Dubia roaches. Andito naman sa maliit na to yung mga nymphs, juveniles, sub-adult na Dubia. Pakain lang ako sa kanila. Ito, ano to? Ito ay malapit na ma-expired na milk. So, pinakain na. Tapos okra, ubos oh. So, dito yung mga maliliit, o yung mga juveniles, mga nymphs, tsaka mga sub-adults. Actually, nung pandemic pa ako nito na nagbibenta, and malaki din yung kitaan dito. Lalo na kapag yung season na ng hatching ng mga bearded dragon, talagang bilis maubos ng mga Dubia roaches nito. Aside from crayfish and Dubia roaches, no, binabala ko rin mag-alaga ulit ng super worms. Bala ko i-trade yung iba dito sa superworms para magkaroon ako and mag-start din ako mag-breed noon. So yung mga superworms pwede rin sa ibenta sa mga nag-aalaga ng isda, sa mga exotic pets, and sa mga manok, kinakain din nila yun kasi high in protein din yung superworms. Yung update sa Black Soldier Fly natin, hininto ko muna yung production kasi hindi siya ganun kadali. Talaga, kaya onti lang din yung nag-aalaga. Hindi siya ganun kadali pero sobrang bilis nilang dumami. So, andito yung setup natin ng love cage ng BSF natin. So, hindi mo muna natin nagagamit ngayon. Nakatambay muna siya dyan. Tapos, itong dalawang drum na to, punong-puno to ng fermented food scraps. Dapat pakain ito dun sa mga black soldier fly kasi hindi ko na sila natuloy. Nakastock lang muna dito. Anyways, kapag na-order ulit tayo ng black soldier fly, mabilis na hindi nila maubos yan. Kaya safe lang sila dyan.
And doon sa mga nakasubaybay sa ating channel, binabala ko kasi talaga, this year is every month, umakyat tayo ng bundok. Nagsimula ito nung December, nung sa Mount Daraitan, which is kasama ko yung ate ko, and then sa Mount Batulao nung January. Tapos nung February naman, nag-Pico del Oro kami. Meron lang din nangyari nung Pico del Oro, kaya kailangan magpahinga. Ayan, di muna kami nakakyat ngayong March. Pero hopefully, by April, makakyat ulit tayo. So, habang nagpapagaling, ito yung ginagawa natin. Sinusubukan natin mag-alaga ng crayfish. And hopefully, maging successful. For those who follow my FB page, of course, nakita nyo na yung post ko about dun sa ating plant raffle with Miss Fiokinta. Yung finiture natin sa ating YouTube channel, which is yung ginawa kong first ever documentary. So, she decided na mag-giveaway ng mga carnivorous plants. Kaya naman, guys, if you want to be a carnivorous plant owner or plantito plantita pero carnivorous plant, you can join on this raffle. Nasa FB page natin yung mechanics. You can check my FB page Ino or yung page ni Miss Fiokinta. Andun yung mga mechanics kung paano makasali. So napakadali lang din yung mga mechanics. No? Gumawa ko ng short video noon. I'm just gonna play here para makita nyo rin kung ano yung mga mechanics. And sa April 1, i-announce namin ni Miss Fiokinta kung sino yung mga nanalo. Kaya if you guys are interested to be a carnivorous plant owner, join na po sa aming plant raffle. So ito po yung video na yun. So what are you waiting for? Submit your entries and win a carnivorous plant from Fiokinta's Carnivorous Plants. Ayan guys, so hanggang dito lang po, no? Hope na maging successful yung ating mga plano, alagaan at paramihin. And if ever na pwede na tayong magbenta ng mga crayfish, ng dubias, ng BSF, ng superworm, I'll be posting and notifying you guys kung interesado ko yung. So hanggang doon lang po guys, maraming salamat po. And I'll see you on our next video. Next video po natin is yung nangyari doon sa Pico del Oro. So yun lang po guys, maraming salamat. Bye-bye! Jump shot ha, in 3, 2, 1. Yeah. Ila, sakit! Ah!